Hello, 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 hello mga kananay. At dahil nga nadadalas ang pag-ulan ngayon, lagi nating naiisip na parang masarap humigop ng mainit na sabaw. Tama ba? So for our today's video, ay samahan nyo naman ako magluto ng classic na lugaw, tokwa at baboy. Simple lang naman ang gagawin natin. Una ko ngang pinakulan itong pitso ng manok at meron din ako ditong batok ng baboy. Nilagyan ko na rin nga ito ng pampalasa tulad ng asin at ng vetchin. Pakuluan lamang natin siya hanggang sa lumambot at sagapan natin yung mga lumulutang na yan. At para naman sa sausawan natin ay ito ang ating mga sangkap. Kaya ipause mo na lang. Nilagyan din natin siya ng tikalahating cup ng toyo at ng suka at dinagdagan din natin to ng kalahating cup din ng tubig. At nung nakaraan din, may natira pa kaming sausawan. Kaya ang ginawa ko, hinalo ko na rin dito sa bago nating gawa kasi habang tumatagal itong sausawan ay lalong sumasarap. At hinango ko na rin itong ating pitso para himay-himayin na rin. Pinirito ko na nga itong una, itong tokwa. Hiniwa-hiwa ko na napaganto kasi mamaya mahirap hiwain ito lalo na pag mainit tsaka madudurog. At least paganto, tipid na rin sa oras. At mag-uumpisa na nga tayong mag-isa. Inuna ko na tong luya, sumunod naman tong sibuyas natin, sumunod na rin tong bawang, at sinasali ko na rin sa pagigisa ang paglalagay ng patis kasi may kakaibang aroma at lasa din ang maibibigay nito sa bawat lulutuin natin. At sumunod na mailagay na natin tong mga hinimay-himay nating chicken breast. This time, hinimay-himay ang nilalagay ko para lahat makakain ng manok. At magandang idea na rin to. Imaginin mo, subo ka lang ng subo, wala ka ng butong tatanggalin. Tas minsan pag minalas ka pa, wala ka nang aabuting laman kasi nakuha na lahat ng mga nauna sa'yo. Yun na masaklap day. Magandang idea din to pag kunwari marami kang pakakainin kaya sulit na rin to. Ganun ba? At dito rin ay naglagay ako ng atsuete para naman maganda yung kulay at hindi na mumutla ang ating aros kaldo. Eka nga ay may blush on ba? At naglagay din ako ng patis, paminta, vetchin at ng dashida. Dito nga ay dodoblihin natin yung mga pampalasa natin kasi mamaya ay maghahalo din tayo ng bigas at sasabawan natin to. Kaya tama lang yung mga pampalasa nating inilagay. Sumunod nga ay hinulog ko na tong binabad kong bigas. At sinabaw ko na rin yung kaninang pinaglagaan natin ng manok at baboy. Nagdagdag pa rin ako ng tubig para sa pagpapakulo. At habang pinapakuluan natin ang ating bigas ay sinabay ko na rin maglaga ng mga itlog. At eto naman yung pinakuluan nating batok ng baboy kanina. Iyan at malapit nang maluto ang ating bigas. Mga ilang minutong pagpapakulo na lang to ay ready na at pwede na nating iserve. Hiwa-hiwain ko na rin ng bite size itong ating baboy. At para nga siguradong masarap yung ginawa nating sausawan ay kumuha ko ng isang baboy at sinausaw ko. Tinikman ko kung okay na. At tama na nga para sa akin. O ayan, at plating time na. At sumunod naman nating ilagay itong ginawa nating aros kaldo. Ito na ang ating aros kaldo with tokwa at baboy. Masarap nga to kung papatakan mo pa siya ng kalamansi at may chili oil at maraming paminta. Marahil dun sa iba, ang gusto nila sa baboy bilang tokwa at baboy ay yung pinipirito. Pero para sa akin, mas nasasarapan ako sa nakagisnan ko na. Eka nga ay yung classic. Dati kasi makakain lang ako nito pag pupunta kami sa palengke ng Plaridel o kaya sa Punilan. Depende pa kung may extra budget kami. Pero ngayon, kaya ko na siyang bilhin at kaya ko na rin siyang lutuin. Eka nga eh yung mabili mo at makain mo lang yung gusto mong pagkain sa araw-araw, yun ay tunay na blessing na. Kaya dapat nating ipagpasalamat. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!